minimum wage nila is sapat para dun sa pangangailangan ng isang tao. Yan. And, bakit sa Canada ka pa mag-aaral, eh, meron namang mga universities dito sa Pilipinas. Ayan, magandang araw, magandang gabi kung saan mang lupalop kayo ng mundo naroroon. Ngayon po ay November 2, 2023. Araw ng Huwebes. Ayan, kamusta po kayo? Ito, nahiram natin dun sa pinsan ko kahapon. Dumbbells. Ayan, dati may dumbbells din ako nung anong college. Kaso binenta ko na. Kasi akala ko hindi ko na magagamit. Dati kasi nahilig din tayo mag-gym. And mga 10 years ago, naalala ko, meron dito sa bayan, pinupuntahan ko araw-araw. Tuwing bakasyon lang naman, nag-aaral pa kasi ako nun. So, may suki tayong gym. 25 pesos, unlimited na yun noon eh. Pero puro bakal lang, wala sila yung mga treadmill, ganyan. More on buhat lang talaga. Mga barbell, dumbbells, yan. Tapos 1 week, naalala ko nung 100 pesos lang. Torcadilla Gym, yan yung pangalan ng gym na pinupuntahan natin noon. Hindi ko lang alam kung bukas pa sila. Pero parang lumipat na yata ng pwesto eh. Ayan, may dumating tayong Shopee order. Sige, boss. Yan, ano kaya ito? Dami ko kasing na-order, hindi ko alam. Yan, gym lang tayo. So, yung share ko lang yung natutunan ko dun sa gym, no? Yung shoulder workout using dumbbells. So, meron tayong first set. Yan. So, ganito daw yun. Magkabilang kamay, hawak ng dumbbell, tapos itaas muna yung kanan, tapos kaliwa. Yan, so isang rep na yon. So gagawin natin is 12 reps. Kapagod. Yan, medyo mabigat kasi itong dumbbell natin. Okay, gusto ko lang din i-share yung thoughts ko dun sa napanood ko kahapon sa vlog nila Alwin and Emma. Ang backstory kasi nila, maganda yung buhay nila dito. Tapos punta sila ng Canada. Parang si Alwin is business, yata siya. Business owner dito sa Pilipinas. Tapos si Emma is top 10 daw sa bar exam. So lawyer siya. Tapos nag-try silang pumunta ng Canada. So nasa Canada naman sila ngayon. I think nasa Calgary sila. Tapos kasama nila yung nila, anak nila. Tapos meron daw silang parang basher. Pero nung tinignan ko yung comment, parang borderline bashing siya. Kasi parang yung comment is sabi doon, maganda daw yung status ni Emma dito sa Pilipinas. Top 10 sa bar exam, lawyer siya. Tapos bakit daw siya pumatol sa patambol-tambol lang? Patambol-tambol lang. Parang dinidescribe niya si Alwin, yung asawa ni Emma. So, ayun lang. Parang nasa borderline bashing. Hanapin ko yung comment mismo. Yan, tapos ayan, sinagot naman nila dun sa vlog. Yan. So parang ang sabi dun sa comment kasi, bakit pumunta pa sila ng Canada para mag-suffer lang, 'di ba? Ginudge niya na kaagad. So ano lang naman, yung thoughts ko lang doon is
sumisikat na sila, 'di ba? Kasi meron ng mga ganong comment. Ibig sabihin marami na silang subscribers kasi hindi mo naman makokontrol yung mga isip ng bawat tao, 'di ba? May masasabi at masasabi sila sa iyo kahit anong gawin mo. So gawin mo na lang yung gusto mo, 'di ba? And let them talk. Yan, kasi may gawin ka o wala, may masasabi rin naman sila sa iyo. Ang mahalaga is masaya. Masaya tayo. In their case, masaya sila, 'di ba? Kasi sabi nga nila para lang daw silang nagbabakasyon. Kasi there's always something for them na pwedeng balikan dito sa Pilipinas. Si Emma is, ang background niya is international student. Then naka-open work permit si Alwin. Hindi, parang off lang kasi parang nang hihimasok na siya dun sa personal relationship ng mag-asawa. Pero of course, believe naman ako kila Alwin and Emma kasi yung sinabi nila dun sa vlog nila is parang tanggap naman nila na magiging open book yung buhay nila since nag-start siyang nag-decide silang mag-vlog na mag-asawa. Tsaka kung mahal naman talaga nila yung isa't isa, diba? So sino ba tayo para questionin yung decision nila tsaka nararamdaman nila. So kami din noon, kaya ako nakasubaybay sa mga vlog kasi noon nagpa-plan talaga kami na pumunta ng Canada. Parang 1 year kami nag-isip-isip. Halos hindi na kami makatulog. Eh kasi ang nangyari noon, nagba-browse-browse lang kami sa Facebook, tapos may nag-a-appear na advertisement about sa student pathway to Canada. Tapos parang 3 beses namin inattendan yun. Iba't ibang session. So nag-offer sila ng assistance para makakuha ng student visa. So I think 25,000 yata yung yung payment. And 25,000 para dun sa assistance na ibibigay nila. Tapos ayun, parang i-guide ka nila sa mga sa mga requirements na kailangan. Ayun ang nangyari noon, parang hindi kami maka-decide, parang 50-50, 50% Pinas per 50% Canada. Tapos parang umabot sa point na gusto na namin talagang i-go. Parang pag umattend pa kami ng pangatlong session, sabi namin i-go na namin. Yan. Kaya lang, in the end, hindi kami natuloy. Parang inano na namin. Parang nilisan namin yung mga risks and yung possible return nung pag invest namin para pumunta sa Canada. So parang kasi hindi kakayanin ng finances namin. Parang mag-all in ka talaga. Mag-all in kami pag pupunta kami ng Canada sakaling natuloy kami, no? Kasi unang-una yung tuition, hindi naman pesos yung tuition na ibabayad namin, Canadian dollars, di ba? Tapos meron pang show money na kailangan. So yun yung mga considerations na inisip din namin noon. Kaya nag-decide kami na hindi na lang tumuloy. So yun nga yung nangyari noon, parang excited kami na-excite kami, parang nag-aral-aral na kami ng IELTS. Yan yung mga Duolingo para sana ready na kami para mag-ayos ng mga papers requirements sa pagkuha ng student visa. Tapos message ko rin yung mga kakilala ko dun sa Canada, sa mga naging schoolmate ko dito sa high school. So binigyan naman nila kami ng template kung paano nila sinulat yung nila. Yung pangalan nito. SOP yata yung tawag doon, Statement of Purpose, kung di ako nagkakamali. Parang ililista mo doon kung bakit kailangan mo mag-study, bakit sa Canada. Yan. Bakit sa Canada ka pa mag-aaral, meron namang mga universities dito sa Pilipinas. Yan. So yun, inaral din namin kung paano magsulat. Inaral namin kung paano magsulat ng SOP, tapos ayun, ready talaga namin yung finances. Parang kinumpyuta namin kung magkano yung namin assets kung i-convert siya sa Canadian dollars. Ayun, so doon kami napaisip kasi parang all in. Tapos din,
yung age din namin, hindi naman na ganun kabata, di ba? So parang ano, ang magugugol mo sa panahon is around 5 years para ma-PR. Yan, so stop lahat ng plano pag ganun. Yung pagkakaroon ng baby, di ba? Stop lahat yun kasi mag-focus kami dun sa pag-aaral. Yan, I mean, si yung asawa ko, mag-focus siya sa pag-aaral. And then yung sa ano niya, PGWP, pag gumraduate, di ba? Mag-focus siya maghanap ng work na may NOC, A or B yata yun noon. Yun pa yung tawag, NOC A or B. Para ma-qualify siya for permanent residence or PR. So, medyo na ano din kami, na paisip. And medyo na ano din kami, nag-alangan din kami dun sa ano, sa risks na kapalit nung pagpunta dun sa ano, sa Canada. Although yun nga, parang yun kasi pag tinignan mo sa internet, sa vlog, parang ang ganda ng buhay, maganda yung buhay. Although maganda naman talaga, siguro, pag naka-adjust ka na dun. And although yung sa mga ibang vlogs kasi na pinapanood namin, like yung kay ano, kay Rice Velasquez, lagi niyang sinasabi na ano, maganda lang sa Canada pag ano, hindi ka pa nakarating. Yeah. Pero pag nakarating ka na, doon na mag-uumpisa ang tunay na buhay. Pero may ano naman, may point din naman kasi iba yung culture ng Canada kay Pinas. Dun sa Canada, ano, kanya-kanya. Tapos, of course, tayo yung foreigner doon, di ba? Kasi tayo yung Pinoy. Tapos sila Canadian, di ba? Tapos syempre, kailangan natin makisama din sa mga tao. Sa culture nila, sa cultural differences. Of course, iba din yung batas doon. And I believe mas ano doon, mas strict talaga yung law enforcement. And of course, yung ano, although mataas naman talaga yung sahod kung totoo, kung i-convert mo sa peso, mataas, di ba? Pero of course, pagdating mo doon, dolyar din naman yung gagastusin mo. Yan, pero I think yun nga, yung minimum wage nila is sapat para dun sa pangangailangan ng isang tao. Yan. Unlike dito sa atin, yan, mababa yung sahod na, ano, na binibigay sa minimum wage. Although ang advantage kasi dito sa atin is, nga, meron tayong close family ties, di ba? Kumbaga, ano, tulad dito, isang bahay kami, tapos kasama ko yung mga kapatid ko, tapos tulong-tulong kami dun sa ano, sa mga gastos, gastusin. Okay, pero dun sa ano, sa Canada, kanya-kanya, 'di ba? Ayun, kaya namin naisipan nga na ano, yung nga magplano na pumunta dun or mag-student kasi yun nga para sa mga benefits din, like yung free healthcare, mga ganyan. Free education for your children. Although meron din naman dito free healthcare. Via PhilHealth, di ba? Tapos yung free education, free naman sa mga state universities. Yan. Although yun, sa parang iba kasi yung vibe sa ano, pag sa ibang bansa ka na gan, di ba? Nag-aral, tapos nakakuha ka ng benefits. Yan, parang kumbaga nasa first world, ano sila, first world country sila. Parang yung quality of ano baga, quality of service. Although yun nga, meron kami nakikita na ibang feedback na ano, na kailangan mong pumila talaga dun sa ano, free healthcare, tapos kailangan mo ng family doctor. And kung wala kang family doctor, kawawa ka, ganyan. So parang yun lang naman yung ano, nakita namin din na medyo disadvantageous dun. Although free yung healthcare nila, pero kailangan mong maghintay talaga. Yan, dito naman sa atin, mamili ka ng ospital. Pero yung babayaran mo naman is malaki. Diba? Kasi yung conveniences, yun yung ano mo, yung binabayaran mo din sa hospital. Comfort, kumbaga. Yan, yung second set naman natin ng ano, ng exercise sa shoulder is ano. Same pa rin, dalawang dumbbells sa magkabilaan, tapos 12 repetitions. Sabay silang itataas. Sakit talaga. Pero may ano, nararamdaman ko yung awit, yung masarap. Ayun, so yun nga, share ko lang din nung naging interesado kami sa ano, sa Canada. Doon ko na ano, unang nakilala ko muna sa vlog si ano, si Inags. Hindi naman personal na nakilala, pero una ko siyang napanood. Around na sa ano lang yun, 500 lang yung ano niya, subscribers. Ano eh,
December 2020 yata yun yung nakita ko si ano, si Inags. 2020 o December 2021, basta either doon. Yan, so yung linya pa nga niya doon eh, ano eh, yung winter, spring, summer, or fall, tuloy ang pasyal sa Canada, di ba? Sabi niya. Yan, kaso ngayon pinalitan niya na tuloy na lang ang buhay. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, kasi may mga nag-comment daw, ano, bakit daw pasyal eh, isang lugar lang naman yung pinupuntahan niya, di ba? May point naman. Valid naman yung ano, valid naman yung comments. Kaya pinulitan niya at ginawa niya, tuloy ang buhay sa Canada, di ba? Yan, si Inag, tapos yun na si Rice Velasquez. Yan, si MR. Bumili ka laman si... Yan, si Rice Velasquez, si Alwin and Emma, yan, nakilala na natin. Tsaka si ano, si Dre, Canada Vlogs, yan. So si Dre is, ayun, student na din siya. Nag-student din sa Canada. Accountant siya dito sa Pilipinas. Tapos yan, nag-study sila sa Canada. Tapos open work permit yata siya. Yung kasama niya yung asawa niya eh. Asawa, girlfriend. Ayan, so open work permit yung ano niya. Yung girlfriend or asawa niya. Tapos siya yung ano, nag-work as student. So 40 hours lang yung ano, yung ay, hindi, parang 20 hours lang yung binibigay para sa isang student para mag part-time, di ba? Yan, business, tapos nagbabago-bago pa yun, depende sa decision ng IRCC. Kaya si Dre yung pinapanood talaga namin kung ano yung magiging experience nila, tapos magre-reflect kami sa sarili namin kung kaya ba naming ano, i-take yung mga ganung risk na ginagawa nila. Yan. So natapos natin yung 3 sets nung ano, nung shoulder exercise natin na ano, sabay tinataas yung sa dumbbells. Tapos yung next naman doon, yan, ganito naman yung hawak. Tapos yun din, isa-isa ulit. Ano pa kayo ng yeah. Right, left. So 1, 2, 3, yan, hanggang 12. Yan. Okay, so 3 sets din na ganun. Tapos ano, after nun, after 3 sets, yan, ganito ulit, tapos sabay naman. Yeah. So 12 reps, 3 sets din ulit yan. Yan, so yung next exercise naman natin, yung ano, ganito. Yan, meron tayong mas maliit na dumbbell dito. Yan, so tapos nun, yan, kung kayo ng ano, dumbbell, yung kaya nyong buhatin. Yan, sabihin nyo lang. 15 reps, 3 sets. Yan, meron na kayong shoulder workout ha.